Update sa aking baboy inahin, 122 days since AI. Gustong bumili sa inyong mga bike na binibenta. Madaling araw pa lang ng mga bandang alas. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang ating topic ngayon sa video na ito ay tungkol po sa update ng akin pong mother pig na ito. 122 days today po, no? So, pasensya na ho kayo kung ngayon lang po ako nag-update sa kanya. Sa mga marami pong nagtanong sa akin dyan, Kuya Dudong, kumusta na ang iyong baboy inahin? Nanganak na po ba? So, ito guys, ngayon lang po ako nag-update dahil nag-observe po kasi ako ng patuloy simula sa kanyang due date, no? So, ngayon, 122 days na siya. Ito po ang ating munting history and then update ngayon sa kanya pong fourth parity. So, number one guys, ang munting history nga sa akin pong nasabi, ang akin pong unang ma-share sa inyo, yung tungkol po sa first parity, second parity, third parity, at ngayon pong pang fourth parity sana. Ang akin pong ginawang pag-AI sa kanya noon sa first to fourth parity ay parihas po, no, sa standing heat period, no, standing heat period. Wala pong pinag-iba. And then ang tungkol po sa feeding, yung pagpapakain ko sa kanya from first parity hanggang sa fourth na pag-AI ko sa kanya ay parihas po, wala pong pinag-iba. Pasok po sa feeding guide po ng inahin na akin pong sinusundan. Tapos ang first parity, second parity hanggang third parity po, ang edad sa kanya pong pagpanganak ay parihas, 113 days since AI nanganak na po ang baboy inahin na ito. Tapos guys, ang first parity, 11 heads yun, no? 11 kabaktin. Swabe po ang pagpanganak niya noon. Tapos ang second parity naman, 10 heads, no? 10 piglets. Sa 10 piglets po, 9 na biik ang swabing isinilang niya. And then isang biik ang amin pong dinukot sa kanya pong looban. Sa third parity po, 10 heads o 10 biik. Then out of 10 heads, 2 biik po ang swabing isinilang niya. Then 8 biik naman po ang amin pong kinuha sa kanya pong looban. Tapos guys, sa first to third parity pala, 110 days pa lang since AI ay nagsimula ng namumula at namamaga po ang labasan ng biik sa baboy inahin na ito. Kaya pagsapit ng or pagdating ng ika 113 days since AI, nanganak na po siya. Ganun po guys ang nangyari sa first, second and third parity. Yung fourth parity guys, supposed to be sa ika 111 days pa lang na pagbubuntis niya, dapat nagsimula ng mamumula at mamamaga ang labasan ng mga biik niya. At pagsapit ng ika 114 days na due date, dapat po manganak na po siya. Pero ang nangyari po, hindi naganap ang inaasahan kong manganak siya sa due date na yon, no? Dahil sa nasabi nga natin na pwedeng advance or late ng 2 to 3 days, o minsan nga sobra pa ang maidadagdag na araw mula sa due date bago siya manganak, no? Kagaya po sa nangyari sa inahin na ito, no? Tapos guys, ang naganap ay sa due date mismo ng inahing ito na 114 days, nagsimula pa lang, no? Doon pa lang guys, nagsimula ang pamumula at pamamaga ng kanya pong bulba. Kaya nag-extend ako ng 3 days, expect ko na manganak siya. Ngunit pagdating ng ika 117 days, yun ang time o panahon na malakas na po paglabas o nagsilabasan na po ang gatas po ni mother pig na ito. Yun ang time guys na naglibor, no? Tapos inobserbahan ko ang inahin ito hanggang maghapon at kinabukasan sa ika 118 days, bandang alas 3 ng umaga ay wala pa ring panganganak na nangyari. Kaya ang ginawa ko guys, noong alas 3 ng umaga, no, madaling araw, umidlip-idlip muna ako hanggang sa nakatulog po ako dito sa baboyan na ito. Meron ditong bangko or upuan guys na akin pong hinanda. Pero pagsapit guys ng 8 o'clock in the morning sa ika 118 days na po, ay dinukot namin ang looban ng inahin at may nakuha kami isang biik na wala na pong buhay. 15 inches ang haba mula ulo hanggang sa kanya pong likuran o sa kanya pong buntutan. Sinukat ko po guys gamit ng aking mitruha, no? Malaki ang biik guys, mahaba rin. So ganun guys ang isa sa mga ginawa namin.
Then, nagbigay na rin po kami pala ng ano nun guys, pampahilab. Ngunit hanggang ngayon, sa pagdubbing o pag-record ko sa video na ito, ay wala pa rin biik na sumunod or nasundan sa paglabas ng biik. Wala pa rin talaga guys, no? Pero clarification lang ha, akin lang po muna itong sabihin bago ko makalimutan. Sa kabila po ng pangyayari sa aking baboy na hinay ito, hindi po naaapektahan o hindi nagbago ang gana ng pagkain niya or ang gana niya sa pagkain. Malakas pa rin siyang kumain. Then sa araw mismo ng due date niya ay hindi ko na siya pinagkain ng feeds kundi tubig lamang po ang akin pong binibigay sa kanya. And then nakabigay ako ng isang taling kangkong, no? Sa kabila po ng nagaganap sa aking mother pig ay salamat pa rin kay Lord, no? Nag-thankful ako kay Lord dahil hindi naman siya nanghihina, no? Ganun pa man, hindi po ako nagbigay ng kumpiyansa. Tuloy pa rin po ang aking pag-monitor sa baboy na hinito dahil meron nga pong nagsasabi na mga naunang nagkaroon ng pangyayaring kahag-resource ko dyan na na-poison Kuya Dudong ang aming baboy na hin after nangyari na may mga biik doon sa loob ng kanyang tiyan na hindi na humihinga at pati ang mother pig namin ay wala na, nawalan din ng buhay. So sana guys, magiging safe po ang aking mother pig na ito. And then ito guys, oh, sabi pala ni Kabayang Buribor Edmond, ito talaga ang risk sa inahin. May mga nagsasabi, mas okay, no? Mas okay pa daw magfatining na lang Kuya Dudong. Iwasan nyo na lang magpabuntis sa buwan ng summer. Ganun na lang, lesson learned. Ayan, salamat po Kabayan Buribor Edmond. Pero base lang sa aking opinion, disclaimer lang, hindi naman po lahat ng mother pig dito sa aming lugar ng mga kahag-resource natin ay nagka-problema or nasayang ang kanilang mga biik, no? Di naman lahat. Pero may point kayo dahil sa init siguro talaga eh, no? Kasi ang management ko po sa, or ang simple management ko po sa aking first parity niya, sa aking inahin na ito, and then hanggang fourth parity ay hindi naman po nagbago, no? And then, ito po guys, ang sabi po ni Kabayang Genevieve Villanes, sobrang init Kuya Dudong, baka isa lang ang anak ng inahin mo. Di pa ba lumabas ang inunan? Ayan, dito sa tanong na ito, actually guys, bago namin nakuha ang isang biik noon na suli na nadukot namin, it was 118 days ng umaga, madaling araw pa lang ng mga bandang alas 3 yun bago ako naka-edlip o natulog, meron na pong lumabas na maliit na inunan. Karugtong pahong sabi ni Kabayang Genevieve Villanes, di ba pag 12 hours na, di pa rin nasundan, delikado na? Padukot mo na lang Kuya Dudong, baka anong mangyayari sa inahin mo o sa baboy mo. Ayan, so maraming salamat sa ating mga ka-viewers dyan na nagkomento, ano? Actually, ginawa ko po, no? Ginawa ko po ang dinukot ko ang kanyang tiyan. Ngunit naawa ko sa aking mother pig na ito, hindi ko na lang po guys tinagala ng sobra. Kasi wala din po akong nakakapasa, ano? Sa loob na nakaharang ng mga biik, no? Ayan, siya po ay hinihingal ngayon. Actually, kakabasa ko lang po guys sa kanyang sahig dito. Lahat po ng mga baboy na hin ay pwedeng mangyari sa atin na ganito ang kanyang mahihinatnan. Delay manganak, minsan ganito. So, wala po akong tutubuin dito guys. Negative po natanggap ni Dudong sa future fourth parity sana. Pero okay lang guys, talagang ganun ang buhay, no? Logi, patas, ginansya lang po ang ating maangkin po sa ating pagninegosyong baboyan. Beginners, may mga time talaga na tayo ay natatalo sa laro ng buhay. Pero laban lang, no? Tuloy lang ang laban. At kapit lang po sa itaas. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribet Stores Nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ito guys, lalagyan natin ng tubig. Kasi kawawa naman guys na nainitan talaga siya eh. Before we end this video, shoutout po muna kay Kabayang Agricon TV at sa inyong lahat viewers, shoutout po sa inyo. And then dagdag ko lang guys, baka po meron diyang mga kahag-resource ko dito po sa province of Antique na malapit po sa aking lugar. Baka po meron kayong available na mga biik dyan na binibinta. Paki-message nyo po ako at ako po ay gustong bumili sa inyong mga biik na binibinta. Ito guys, ang aking dalawang baboy na to, medyo malaki na po sila guys. Ang future
to guilt po ni Dodong. Maraming salamat po for watching this video. Kung ikaw po ay mahilig sa Baboy Show, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.